So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. In today's episode of 10 Facts About Plantis, I am going to share with you the 10 facts about Syngonium pink allusion. So if you are interested, just keep on watching and please don't forget to subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video. Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto niyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plant. So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. So in this episode ay i-discuss ko sa inyo ang 10 kaalaman ukol dito sa ating plant na to na Syngonium pink allusion. So I miss this kind of episode kasi gumagawa tayo dati ng mga 10 facts about plant. So ngayon, gagawa na naman tayo ng mga 10 facts about plant kasi para din may matutunan tayo sa ating mga halaman. So without further ado, let's get started. So ang fact number 1, this plant, the scientific name of this plant is a Syngonium podophyllum nepthytis. Pero kapag bibili kayo sa garden shop ng mga Syngonium plant, huwag niyong sabihin yung scientific name niya kasi yung iba hindi makakaintindi niyan. So sabihin niyo na lang yung kanyang common name na Syngonium pink allusion para maintindihan ng mga seller kung ano ang gusto mong Syngonium kasi kapag sabihin niyo yung scientific name baka hindi nila alam kung ano yon. So what's wonderful about ng ating mga plants ay may mga common names sila na tinatawag. So ang pangalan ng podophyllum nito, ang common name ng plant na to ay tinatawag din itong goose foot plant o di kaya Syngonium pink allusion. So fact number 2, saan kaya nagsimula or saan kaya nag-origin ang plant na to? So ang ating mga Syngonium podophyllum nepthytis ay nagsimula siya sa tropical Central Asia and South America. So this plant can grow or can thrive in a tropical place like humid environment and rainfall. So ayan, kung manonotice nyo, ang ating mga Syngonium ay gustong-gusto nila ng humid environment at parang gusto nila na minimist yung mga dahon nila para maging maganda. So fact number 3, ang mga Syngonium pink allusion ay isang common plant lang naman but they are still elegant and versatile of all house plant na meron tayo. Kaya maraming nagko-collect ng mga plantita and plantito ng ating mga Syngonium podophyllum. So fact number 4, ang ating mga Syngonium pink allusion ay mga vining plant o yung gumagapang na mga halaman. So there are vining type of plant na mas gusto nila na kapag nakatanim sila sa pot, meron silang gagapangan like lalagyan mo sila ng moss ball or kahit anong stick na maganda para mag-vine talaga ang plant na to. But still, ang ating nandito ay hindi ko pa siya linagyan ng stick kasi nandito siya sa original pot. But still amazing, they thrive even though hindi ko siya nilagyan ng moss ball. Pero soon, ipropropagate ko to at napakabilis lang to ipropagate magparami ng plant na to. So aside from a moss ball, pwede mo siyang ihangin. So, pwede kayong maglagay ng hanging basket na pot at ilagay mo ang mga Syngonium dahil maganda ito. So, fact number 5, yung ating mga Syngonium pink allusion, they are a long-lasting plant. Di katulad ng mga Mayana plant na mabilis lang sila mamatay at malusaw. Pero yung ating mga Syngonium, they are thriving, they are long-lasting species kasi isa silang vining plant. And also, it can grow massive talaga kapag nakatanim siya sa lupa lang at gumagapang talaga sila kahit saan, kahit ano kasi sinasabi nga nila, ang plant na to ay parang damo lang daw. Pero hindi nila alam na maganda ang plant na to pang house plant o pang decorate sa loob ng bahay. So fact number 6, ang plant na to ay isang toxic. Kahit maganda siya tignan, pero ito ay toxic plant. Dahil alam niyo ba mga ka-jungle, ang ating mga Syngonium ay may crystal of calcium oxalate ng kanyang mga dahon. Kaya siya yung nagsasanhi ng poisonous plant. So if someone will eat this plant,
kung makain to ng mga bata o makain ninyo, so it can cause a diarrhea or yung ano, yung pagsusuka. So be mindful and be careful of taking of this plant. Kaya kapag meron kayong mga pets or mga bata sa bahay, please avoid this plant to them. So fact number 7, meron tayong 46 varieties or species ng ating mga Syngonium with names. Yan pa lang ha. Pero hindi pa kasama ang hindi pa na-identify na mga Syngonium dahil may mga rare Syngonium na hindi pa nila napapangalanan. So ito, very common lang naman ito. Kaya, yan, alam natin ang pangalan. So fact number 8, this plant is a lucky plant. Sabi kasi, according to the feng shui, ang plant na to ay isang maswerteng halaman. Lalo na kapag itatanim siya sa water, in a water propagation or in a water base. Kasi yung ating feng shui ay may element na water, fire, and metal or something, kahit ano, na meron itong halaman na to. So very lucky plant ito. And then, na-include ko nga ito sa aking mga nakaraang video of lucky house plant. So, kasama ang Syngonium doon. So, the 9th fact of this plant, this is a very easy house plant for beginners. So, nire-recommend ako ito sa mga nagsisimula pa lang maghalaman. So, this one is very easy to take care. Kasi pag-watering, wala kayong problema. Even though sa pest infestation, I don't have any problem with this plant. But if you will see your plant na may insect, you can spray a very organic na ginagawa natin palagi na yung suka at saka yung tubig at may lemon. Yung ating ginagawa pa din, o ginagawa pa din na OHN, you can use that as your referent. Okay, the last but not the least, ang ating pang-sampo or the fact number 10. Okay, this plant is very old or very like a traditional plant na makikita nyo dahil siguro naabutan ng dinosaur ang plant na to dahil napaka-old ang plant na to. Very old. Dahil tumutubo talaga sila sa mga puno at mga bato-bato. So, yung mga Syngonium, they thrive anywhere. So, siguro this one is very old plant and traditional. So, ayan mga ka-jungle, ito po ang ating 10 facts about the Syngonium pink illusion or the scientific name, the Syngonium podophyllum napticis. So, I hope may natutunan kayo sa ating 10 facts about this plant. And before we end our video, magpapa-shoutout muna tayo kasi may nagpapa-shoutout. So, shoutout tayo kay Deborah Marie, hello sa inyo, and kay Zinaida Tongson, watching from Cotabato City, and also kay Fernandez Jackie, watching from Pangasinan. So, thank you for watching our episode today, and thank you sa lahat na nagpapa-shoutout. So kung gusto nyong ma-shoutout mga ka-jungle sa next episode natin, just comment below. Huwag kayong mag-hesitate mag-comment, huwag kayong i-comment nyo yan kasi isa-shoutout ko kayo sa next episode natin. So, nag-enjoy ako sa 10 facts about this plant kasi may natutunan din ako and I hope may natutunan din kayo. So, thank you for watching Waka Jungle and I will see you next episode because more plant, less stressed.